Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong tunghayan ang salita ng Diyos sa umagang ito. Natatagpuan po sa Lucas 22:31-34. Ganito po ang nakasulat. Simon, Simon, makinig ka. Hinihiling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit, idinadalangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, ani ni Jesus, tandaan mo, bago tumilaok ang manok, sa araw na ito, makaikatlo mo akong itatatwa. Sa Matthew chapter 26 verses 69-75 po ay ganito ang mababasa natin kung paano itinatwa ni Pedro ang Panginoong Jesus. Ganito po ang sinabi. Samantalang si Pedro ay nakaupo sa patio, nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit itinanggi niya ito sa harapan ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta sa may pintuan si Pedro. Nakita siya ng isa pang alilang babae at sinabi sa mga naroroon, ang lalaking ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muli siyang tumanggi, sinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyan. Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon, sinabi nila, isa ka nga sa kanila. Nakikilala ko ang iyong pagsasalita. Matay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. Sagot ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. At naalala ni Pedro ang sabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, makaikatlo mo kong itatatwa. Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Nakita po natin ang isa pa sa mga alagad ng Panginoong Jesus na nagkaroon ng malaking pagsubok ng panahon ng mga huling araw ng Panginoong Jesus. Doon sa talatang ating binasa ay muli nating nakita na ito ay gawa ng kaaway na subukin ang mga mananampalatay, mga alagad noon. Makita natin kahapon si Pedro. Ngayon naman si Judas. Ngayon naman ay si Pedro. Bakit kaya po silang dalawa yung binigay na example dito? Pero kung tutuusin po, lahat po sila ay dumaan sa iba't ibang pagsubok ng panahon na ang Panginoong Jesus ay ipapako sa krus. But special mention ang binigay sa Bible para matuto tayo mula sa nakita nating mga talata na ating binasa. Dito si Pedro, sabi ng Panginoong Jesus, sinabihan na siya ng Panginoong Jesus na ganito. Pinapanalangin niya na kung sila ay siya ay susubukin sa kanyang pananampalataya, ay hindi siya lubusang mawala ang kanyang pananampalataya. Yung sabi nga, sa ating mga pagsubok na ating pinagdaraanan, God will help us to overcome and He will give us strength sa 1 Corinto 10:31 na walang pagsubok na dumating sa atin na hindi natin makakaya. At sa bawat pagsubok na ito ay tutulungan tayo ng Panginoon. Bibigyan niya tayo ng biyaya upang mapagtagumpayan. Ito rin ang panalangin ng Panginoong Jesus kay Pedro na, Pedro, kung ikaw ay susubukan, dumaan sa pagsubok, ay sana hindi ka mawala sa iyong pananampalataya. At kapag natapos ang pagsubok na to, bigyan mo ng patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sinabi na ng Panginoong Jesus ang kanyang mangyayari sa kanya. Ngunit hindi ito matanggap ni Pedro kasi alam niya sa sarili niya, talagang committed siya sa Panginoon at handa niya itong ipagtanggol. Sabi nga niya, handa siyang mamatay para sa Panginoong Jesus. At makita natin ang kaganapan, alam natin ang nangyari, 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon, 3 beses niyang idininay ang Panginoong Jesus. Sa ating buhay,
may mga pagsubok, may mga challenge ng ating faith na kung saan ay unintentionally, sabi nga, narinig natin itong mensahe ni Pastor eh, mininsahe na niya ang tungkol kay Pedro, na hindi natin intention na i-deny siya, pero nagagawa natin i-deny siya. Yung itatuwa na yung pagiging Kristiyano, itatuwa na tayo ay tagasunod ni Jesus. Hindi man natin to ninanais, nagagawa natin. Ang punto ay bakit nagawa natin ang mga bagay na ito? Katulad po ng nabasa natin, si Pedro nagawa niya na itatwa ang Panginoong Jesus kahit nung una ay sinasabi niya, hindi ko ito magagawa. Meron pong mga precedence yung mga pangyayari. Na po ay nung ang Panginoong Jesus ay nagpe-pray, kasi alam din ng Panginoong Jesus na siya ay dumarating sa pagsubok na gusto niyang talikuran, ipinaalis niya sa Panginoon yung bigat ng sufferings na dinadala niya, na nalangin siya dun sa hardin ng Getsemani. Ngunit ang sabi niya, Panginoon, alisin mo ang sarong ito, ngunit ang kalooban mo pa rin ang masunod. Nagsasuffer siya, no? Nagstruggle ang puso niya. Yung mga alagad, sinasabihan niya silang manalangin kayo. Pray, upang hindi kayo mahulog sa tukso. Dahil sinabi na ng Panginoong Jesus yung mangyayari, sinabi na ng Panginoong Jesus na maari mo kong itatwa, pero and yet, nag-stand pa rin si Pedro dun sa point na kaya ko to, ako ay matatag, hindi kita tatalikuran. At alam ng Panginoon na darating siya sa tukso at pagsubok, at sinasabi nga ng Panginoon, manalangin kayo, sapagkat the spirit is willing but the flesh is weak. Gusto nung katawan mo, ng spirito mo na huwag i-deny ang Panginoon, pero yung katawan mo, nagagawa itong i-deny ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, manalangin. Minsan, kapag ka yung ating connection with the Lord, yung ating relationship sa Panginoon ay matamlay, doon po tayo pinapasok ng kaaway at doon tayo sinusubok sa mga kahinaan natin. Dahil wala tayong katatagang espiritual, dahil matamlay ang ating prayer life, matamlay ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos, matamlay ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga dumarating na kapag dumating yung tukso at pagsubok, napakadali nating magkasala. Napakadali nating talikuran ng Panginoon. Huwag po tayong kasisiguro na tayo ay, como tayo ay Kristiyano na, ay hindi tayo dadating sa mga pagsubok at tukso. Pero sabi nga po natin, kailangan tayo ay matatag sa pananalangin, magpapatuloy sa pananalangin at sa pakipag-ugnayan sa Panginoon at sa ating relasyon sa Kanya. Sapagkat kung ito ay, ang ating spiritual life ay malakas, ang salita ng Diyos ay palagi nating pinagbubulay-bulay, malakas ang ating spiritual life, kahit po dumating ang pagsubok, alam natin to kung paano haharapin. Katulad ng Panginoong Jesus, hinarap niya ito sa pamamagitan ng panalangin. Humingi siya ng tulong sa Diyos. At kapag tayo ay dumarating sa tukso, sabi nga sa James 4:7, submit to God and resist the devil. Kailangan nating magpasakop sa Panginoon, lumapit ka sa Lord sa prayer, at matatanggihan mo ang mga tukso, ang mga gawa ng kaaway. At kung tayo man ay nandun sa tukso na yon, ang dapat nating gawin, manalangin tayo. Layuan din ang tukso na nagdadala sa iyo sa kasalanan. Diba? Sabi nga dun sa Lord's Prayer, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Panginoon, layo mo po kami sa tukso. At upang hindi rin kami makagawa ng mga kasalanan, yun ang panalangin. Gayun din ang ating ipanalangin. Si Pedro, matapos niya na itatwa ang Panginoong Jesus, ang laki ng pagsisisi na kanyang dinanas. Yung sisingsisisi siya sa nagawa niyang yun. Have you come to a point na ganyan din ang nangyari sa inyo na alam mo ang iyong relasyon sa Panginoon? Pero nagawa mo yung isang bagay na kasalanan. At ano ang naramdaman mo? Nagsisisi ka, ba't ko ba nagawa? Alam ko nang mali, ba't ko ba nagawa? Ayun, nagsisisi tayo.
Ako, nangyayari rin po yan sa akin. I'm fully aware of the sin na nandiyan sa paligid ko. And yet, nagawa ko rin po na ibiguin ng Panginoon. Nagawa ko rin po na talikuran ng Diyos sa paggawa at paggawa ng kasalanan. Kaya nga po, matapos kong magawa yung kasalanan, hiyang-hiya ako sa Panginoon. Hiyang-hiya ako sa nagawa ko na bakit ko ba ito ginawa? Bakit ko ba, in word, alam ko namang kasalanan? Ba't ko ba ginawa? Hiyang-hiya po talaga ako sa Panginoon. At yung para bang ayaw mo nang hindi ka makatingin sa Kanya, pero sabi nga, magpakumbaba lang. Ang ginawa ko, talaga po, nag-humble ako, nanalangin, nahihiya ako sa Panginoon na sana, Lord, hindi ko na ito ulitin. Sana, Panginoon, hindi ko na po ito gawin. Sana, Panginoon, mapagtagumpayan ko to. Tulungan mo po ako, Panginoon. Decide it in your heart na hindi mo na talaga gagawin ang bagay na yon. Dahil nahiya o na nalungkot ka sa ginawang kasalanan. Si Pedro po, ano po kaya ang naramdaman niya? Habang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, ayun, namatay siya. Siguro po ang bigat-bigat ng kanyang kalooban. Matamlay, depressed, malungkot. At hindi niya alam kung paano niya i-restore ulit ang kapayapaan sa puso niya, ang joy sa puso niya. Hindi niya alam kung paano ito gagawin. Maliban na lamang nung nabuhay na maguli ang Panginoong Jesus at sinabing sumaiyo ang kapayapaan. Muli po siyang in-restore ng Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon na gampanan niya muli ang mga gawain na itinakda sa kanya. Ganon din po ang gagawin sa atin ng Panginoon. Huwag po nating gayahin si Judas na lumayo sa Panginoon, wakasan ang ating relasyon sa Diyos. Kundi gayahin po natin si Peter, nag-wait po siya. He wait patiently sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Pinag-isipan niya yung mga kasalanang nagawa niya. At doon po, sa bawat pagsisisi niya, inantay niya ang pagkilos at paggawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Antayin din po natin. Let us repent and go back to the Lord and wait for His grace and mercy and forgiveness. Gayun din po, i-restore ka rin po ng Panginoon kapag ikaw ay nagbalik loob sa Kanya at nakagawa ka ng kasalanan. Muli kang i-restore ng Diyos. Sabi nga ni David, restore unto me the joy of salvation. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo po ito sa aming puso. At nawa, Panginoon, sa pagkakataon na ikaw ay aming natalikuran, na i-deny ka namin, Panginoon, nawa, magsisi kami at magbalik loob sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po at tayo ay magkita-kita bukas. Inaanyayahan ko po kayo sa revival bukas po ng gabi hanggang sa Saturday. God bless you.